Well, magandang umaga mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta po kayo dyan? At buhay ng mga kaibigan, sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay isa po ng mga reaction video. Iwas po muna tayo ngayon sa political issue sapagkat ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kaibigan ay patungkol po sa isang pangyayari na naganap po sa Baler. Ito po ay yung charity mission ni Sir Val Santos Matubang. Una po sa lahat mga kaibigan, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ako po ay hindi kasama sa reactionist. Hindi po ako reactionist ni Mr. Val Santos Matubang, pero gagawin po natin ng reaction itong pangyayaring ito sapagkat nung makita ko ay nagkaroon po ako ng kumbaga interest na mabigyan ito ng pagkakataon sapagkat tayo po na ma'am din ay mga ay charity vlogger. So, tayo din po ay nagkukondukto ng mga mission, no, sa mga kabaranggayan. At ito ho ay mahalaga po kung ikaw ay isang charity vloggers, dapat mapakinggan mo ito para magkaroon tayo ng idea patungkol po sa pangyayaring naganap doon po sa Baler. So balit mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, ano po, kung isa ka o baguhan ka lang sa aking channel ay hihilingin sana ako ng kunting lambing lang na pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated tayo sa susunod pa nating mga video. So tayo po mga kaibigan ay nagbibigay ng mga reaksyon patungkol po sa mga political issue at marami din po tayong mga videos patungkol din po naman sa mga charity mission. Okay, sa muli mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Ito na at umpisa na po natin itong ating reaction video. Panoorin po natin mga kaibigan. Ay, magandang araw po mga kalingap. Muli, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Itong, good morning. Tayo sa area po ng reserva po. Meron tayong programa po dyan. Alright, so ayan, ito po yung ano mga kaibigan. No? Ito po yung paunang intro ni Sir Val. So andun nga siya sa Baler, tinuturo niya yung lokasyon kung saan po ay gaganapin yung kanyang charity mission. Pero marami yata siyang makasama dito. Tuloy natin. Hindi po sa mga bata, sponsored by Malo de los Santos. Wow, ayan, congratulations naman. And Miguel Love shout out to sa Ma'am Malo de los Santos. No? Siya pala ang sponsor ng pakain ito, yung ano yata ito, pa-spaghetti. I'm Eric Alpon. Pasa po nung in-charge po natin, yung pinaka-coordinator at hindi nakapagpaalam. Ito na mga kaibigan. So ito, actually mahaba ito mga kaibigan, pero binigyan lang natin ng mga ng punto, ano? Itong mga importanteng punto. Habang mag-atim sila na mag-uumpisa yung pagbibigay ng tulong, ng ayuda, ayung pong coordinator nila ay parang makikita natin balisa ano may tumatawag. Pakinggan po natin. Ito po. Okay. Kung ano yung send eh. Pakiano yung, ano, yung speaker? Ay, parang may tinatawagin mga kaibigan, no? Ito mga kalinga, pinakausap po. Po sir, ano pong pwede po bang makiusap na lang po kami? Kap na. Ah, say, alright. Ito na mga kaibigan, si Kapitan na tumawag sa kanila. Oo. Ituloy na lang po at nandito po ito, Kapitan. Ayun, sa senaryong ito mga kaibigan, tila yata, hindi, or tila mukhang hindi pinapayagan no, ni Kapitan. No? Base doon sa, ano ha, base doon sa kikwini-kwinto nung babae no, yung narinig natin. No, at so far sa paglalim nito, mas sigit maunawa natin kung ano talaga yung talagang nangyari. Sir, ano pong assurance niyo po? Ako na ang sabi. Ano mo, i-bully mo daw yan? Ayan, ito direktang mag-uusap sila ni Sir Val, no? Pero ito pag-uusap nila ay through telephone na lang. So wala yung presensya ng Kapitan. So ibig sabihin, si Kapitan ay hindi mismo niya nakikita yung actual na senaryo. Ano nga ba yung bit-bit nila Sir Val sa area at ilan nga ba sila.
No, so pakinggan natin yung pag-uusap na ito. Alam mo, loudspeaker para marinig din natin. Sir, saglit po. Ito po, sir, si Sir Juan. Ako, magandang araw po. Ayun, no? Maliwanag po. Si Kapitan po ang kausap. Parang may ina. Nakasumunod ang ate. Magandang araw po, Kap. Tapos nga na ito, si Angkol Radio. Already dahil po, Kap. Ako po ay nasa YouTube channel na namimigay po ng bigas at saka pagkain. Tapos isa na po, hindi nakapagpaalam yung aming ano dito, contact person. Ayun, oo. So, una pa lang, pambungad, sinabi agad ni Sarbal na hindi nakapagpaalam itong kanyang contact person. Alam niyo ho mga kaibigan, sa ganitong klaseng charity mission, mahalaga po ang protocol na laging susundin. Una, yung dapat well-informed ang barangay. Kasi siyempre, una, papasok, mayroon intervention galing sa labas papunta sa barangay. So alam naman natin na ang barangay ay mayroong mga alituntunin na dapat sundin. Ano yung kanilang mga protocol. Lalo na ngayon, napapasok yung pandemya. So dito, siyempre, hindi natin masisisi. Ano? Ako hindi ko masisisi ang ganitong senaryo si Mr. Val Santos. Kasi ang layo ng Baler, papunta ng Daet. So therefore, ang ini-expect niya na gagawa ng lahat ng koordinasyon at pagsasaayos doon sa mission ay yung kanyang coordinator sa area. Kasi Linggo dumating kami dito. Ano ito? Ano pangalan mo? Pastora Jean po. Pastora Jean po, Teacher Jean siya eh. Baka na-excite ka. Ano po ka? Pasisa na ka. Baka na... Okay. Baka na excited. Excited siguro, sobrang katuwaan na dumating po ang team Kalingap. Ito, yun. So, dito, pinaalam ni Kapitan na wala silang coordination. Okay. Ito yung sinasabi natin na punto, mga kaibigan. The reason why na gusto natin bigyan natin ng reaction, no? Una, sa puntong ito, hindi pwedeng masisi sila Sir Val kasi una, hindi naman sila ang direktang nagsaayos doon. Eh. Mayroon silang contact person. Kung kaya't nakarating sila sa lugar ay dahil mayroon isang contact person. Marahil, itong contact person, ito yung nakipag-usap sa kanya para magkaroon ng mission. No? Pero dapat si contact person ay nakipag-coordinate sa barangay. Pinaalam niya sa barangay na papasok ang isang grupo para magbigay ng tulong. kahit na ipagpalagay natin na yung contact person na yan ay matagal nang gumagawa ng charity mission within that area. Kasi ang ating iniisip dito is mayroon papasok. Ibig sabihin may intervention galing sa labas. Una, kailangan yan malaman ng barangay sino-sino yung mga tao dahil nga sa sitwasyon ng pandemya. Pangalawa, may isi-serve na pagkain. Alam naman natin na pagdating sa pagkain, siyempre, una, kung sakaling may problema, mangyari doon sa mga kakain, no? Magkakaroon yan ng... Sino ang ano yun ng barangay? Magkakaroon yan ng malaking... kumbaga, mapapasol yung mga barangay. Sino yung anuhin nila? Sino yung hahabulin? Okay? Sino yung hahabulin nila dito? Pero, ang kagandahan dito mga kaibigan, ito ha sa mga charity vloggers, lalo na sa mga papakain. Napakaganda nga pagkakataon na ang lahat ng mga paid program, ipapakain natin, ay binibili natin sa isang kilaladong store, sa isang tindahan. Hindi ko dito ini-endorse, direktang sabihin natin Jollibee, kasi spaghetti ito. Si Kapitan, nung sinabihan siya o na magpapakain siya ng Jollibee, sila Val Santos Matubang, dapat maunawaan niya ni Kapitan dahil una, kung magkakaroon ng problema, hindi naman si Val Santos ang hahabulin dun eh. Mag-witness lang siya. Bakit? Kasi ang hahabulin nila yung tindahan. At tayo, ako experience ko lang mga kaibigan kasi nagpakain na rin ako ng mga bata. No? Kami nila ang Hilo Alicante sa Morong. Kinausap ko ang visor ng sabi nga ng Jollibee, sir,
Kasi nung time hindi ako binigyan o nag-order ako ng inumin. Sabi niya, sir, hindi na kami magbigay ng inumin. Ano na lang yung pagkain na lang namin. Sabi niya, para at least kung magka-problema, sabi niya, kung magka-problema, no. Kung inumin 'yan, so hindi kami habulin. Pero kung magka-problema sa pagkain, kami ang haharap doon. 'Yun yung ano natin. So, 'yun ang kagandahan doon kapag ang pagkain mo mismo ay ginawa or in order doon sa isang kilaladong store. Kasi hindi ikaw ang masisisi. Pero kung ipagpalagay natin kung 'yan ay niluto mo lang, no, tapos nagka-problema, direktang ikaw ang sisisihin at hahanapin ng tao dahil ikaw yung nagluto. So, very safe. At itong mission na ito, safe ito kasi binili nila sa ano eh. Kap, pasensya na kap. At medyo binapaalam namin ko ang tukulik, aming contact person, kap, coordinator. Oo. Nga po, pasensya na kap. Nga po, nga po. At ito nga, tumawag itong aming kasama rito. Para, kasi may mga ano kami kap, dalang bigas, tapos mayroong Jollibee. Oh, yun ha. Yun. Binanggit niya dun. So, in order talaga dun sa ano sa kilalang store. So, ibig sabihin, very separate. Ang isa lang dito na nagiging question kasi, yung pag-uusap nila, wala sa ano eh, wala sa actual na location yung kapitan. So, kumbaga, hindi niya agad ma-assess yung sitwasyon dahil hindi niya nakikita, tumatawag ngayon. So, bakit naman tumatawag lang? Dahil nagkaroon nga ng pagkukulang or lapses yung coordinator at hindi siya nakipag-coordinate sa barangay. Kasi ipagpalagay natin kung nagkaroon ng coordination ito, na ipaalam ng coordinator na darating sila Sir Val Santos Matubang, may grupo na darating bibigay ng tulong, ano kaya yung magiging senaryo? Maaaring magkaiba yan mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo kung bakit sinasabi natin magkaiba yung senaryo? Kasi may posibilidad na andyan ang presensya ng barangay official. Pwedeng i-welcome sila Sir Val, pwedeng ganun. Although, hindi naman ini-expect yan. Alam ko naman si Sir Val Santos Matumbang, di naman niya kailangan na bigyan importansya ng masyado. Ano? Pero, yun lang naman ay protocol. Kung simbawa, ang barangay ay may papasok silang bisita, nandyan ang presensya ng barangay. So, I'm very sure, magkakaiba yung senaryo, i-welcome sila ng barangay at I do believe may mga tanod yan na magsasaayos doon sa pagbibigay. At sigurado magiging masaya yung mga bata kasi at least alam ng barangay na kaprograma at napag-usapan. Oh, bakit pabaril yun? So dito mga kaibigan, again na sinasabi natin based on my opinion na sa akin lang pag-assist ng sitwasyon na ito, wala akong problema si Sir Val dito. Ang tanging may problema dito yung coordinator. Yan yan. Pasensya na kap. At di naka ano. Kap. Diyan po sa ano sa... Yun, nagtatanong si Kapitan no, saan ay pamimingi ang daming Jollibee. Kasi wala siya sa actual na location. No. So, winikwento lang sa kanya. Maring napapasol, maring pwedeng sabihin, ano ba yan, Jollibee ba talaga or galing ba talaga sa Jollibee yan? Kasi wala siya, wala siya doon sa senaryo. Clear Jollibee, yung aming binili kanina, then meron kaming mga 20 sakong bigas na aming pinamigay sa mga mahirap na pamilya. Grabe, 20, okay, akalain mo yun ha? Mamimigay ka ng Jollibee sa mga bata, mamimigay ka ng bigas para sa mga tao na hindi ka naman taga roon. Tignan ha, si Mr. Val Santos Matubang ay nasa Dait. So, pumunta siya at bumiyahi siya ng Baler Quezon Baler para lang magbigay ng tulong. So, napakaano ito, napaka layo ng sakripisyo na ginawa niya, no? Pero, kumbaga, pagkadating mo dun, magiging ganito lang yung senaryo na no? Magkakaroon pa ng... Well, anyway, konting gusot lang naman to. I don't believe, ano naman eh, masasaayos. Kumbaga, miscommunication lang between the coordinator and yun dun pong barangay. Medyo inuulit-ulit ni Kapitan, no? Parang gusto talaga niya siguro yun. Saan po galing yung ipamimigay niyo yung Jollibee? Parang nakakatawa nga si Kapitan, no? Saan po galing yung ipamimigay yung Jollibee? paano kaya kung sinabi niya galing sa... galing sa McDo, no? Diyos mi, yung marimar. Sa Jollibee, sa Baler.
Sa Baler. Ayun, no? Sinisiguro ni Kapitan kung saang Jollibee. Ayan, yun yung punto. Saang galing Jollibee. Ibig sabihin, saang branch binili. Kain niya. Oo, oh, tama ho. Pagkain. Eh, ano ko, Kap? Ano ko sa inyo? Ito, nag-ano na siya. Yung bigas, walang problema, pero yung Jollibee. Although sinabi na ni Sir Bal na galing ng Jollibee, pero mayroon pa rin pressure, no, si Kapitan na hindi ipamigay, no? May, kumbaga may doubt siya dahil nga sa pagkain, no? At dahil wala siya doon sa actual na location. Marahil, mga kaibigan, mag-iiba ang templada ng Kapitan kung nandoon talaga siya sa actual. Kasi makikita niya yung talagang bit-bit. Makikita niya yung pagkain. So, maaaring mag-iba yung templada niya. Kasi siyempre, alam ba namang questionin niya mismo yung Jollibee pagkarating ng ganun, di ba? Hindi naman niya pwedeng questionin yan. At kaya, siyempre, kumbaga may brand, eh. May ano yung pagkain. Di naman basta niluto lang. O, di ba? Kumbaga, hindi naman ito, ano, hindi naman, ano ba doon, nata, pipitsugin yung ipapakain mo. Talagang binili mo sa isang kilalang institusyon. Isang, ano, isang store, di ba? Parang ganun yun, no? O, di ba? Teka lang, Kap, ha? Eh, ito sa Jollibee ba, okay lang ipamigay natin? Sabi ni Kapitan, pagkain daw yan, baka kung halimbawa ay may problema sa pagkain, sino pwedeng ano? Ito na, ito. Kasi sayang naman eh, kung hindi yan ipamimigay, andyan na yan. So ang ginawa, kumuha sila ng tao para ipakiusap kay Kapitan. Assurance na kung halimbawa, kasi aalis sila eh, hindi naman sila pwedeng tanungin just in case sinong hahabulin mo kung sakali. So may assurance dito na kung sino man, yung taga-roon, yung coordinator mismo ang posibleng tatayo kung halimbawa ka problema. Tatayo na, eh ano? O, tama nga, tatayo nga. Ano ate, okay na, tayuan mo yan. Sige po, okay po. Kap! Ano pangalan mo ate? Balit po. Ano ka dito sa barangay? Dito lang ko para ako lang inanong mo. Kap! Pero tawagin na lang yung mga kusiyal. Sabi ni Badet, dito man kami habang kinakain yung spaghetti. Ayun. So dito na lang habang kinakain yung spaghetti. So sayang naman, syempre ipamimigay. Pero tingnan natin na mukhang sa matanda na lang yata ipamimigay. Kawawa naman yung mga bata pagka ganun. Kawawa naman talaga sila. Kawawang kawawa. Ano po, yun lang po Kap. Yun lang kaming bit-bit. Spaghetti lang. At saka... yung bigas na. Yun, sabi ni Kap, yung bigas daw papayagan. Ano yung spaghetti? Anong gagawin ng spaghetti? Siyempre, sayang naman. Nandun na eh. Parang di ba, parang ang sayang naman nun. Naku, ang daming bata rito nakaabang sa spaghetti Kap, oh. Ang bigas daw. Kawawa naman. Nagawin na yung iba sa spaghetti. Nga po. Wala kap, yung bigas ate, okay lang yung bigas daw, sabi ni Kap. Oo, yung bigas, so, yung spaghetti. Kawawa naman yung mga bata, nandun na nag-aantay. Alam mo, sa pagkakataong ito, parang sabi ko, iba yung senaryong nangyari. Ano? Although, makitaan mo dito, kalmadong-kalmado lang si Sir Bal, no? Pero, andyan yung pressure, siyempre yung disappointment. Alam ko, hindi mawawala sa kanya yung disappointment dahil mula sa malayo, dinala yung ganyan, tapos ganun yung nangyari. Pero makikita mo dito yung pagiging kalmado, pagiging professional, pagiging relax niya na very slow lang, mababaw lang yung boses niya na ganyan. Medyo ano lang siya, low profile pa rin siya kahit ganun yung sitwasyon. Okay lang, pero yung spaghetti raw... Kapitan. Si Ate medyo ano na, no, medyo radical. Oh, si Ate medyo radical na yung sagot niya. Kung ayaw mo ka, punta kami diyan sa barangay sa Sasay. Dalawa lang yung posible nating ano. Ako man although lalabas spekulasyon ito mga kaibigan. Baka lang, hindi ko alam. Baka lang din yung mga lugar diyan ay baka hindi aliado ni Kapitan. Ano, hindi natin alam. Pero posibleng ganoon, the reason why na wala siya doon. Kasi pwede naman ding sumugod na rin siya eh. Alam niyo naman yung duty ng barangay eh. Dapat 24/7. So may mga tao na ganoon, pwede niyang puntahan yan at direktang siyang humarap na pigilan. Kap!
Yung spaghetti, pakikulang sa aso. Saka sa... yun, ipapakain na lang sa aso. Ano ba yun? Baboy, yung spaghetti. Ha? Ah, okay, sige. So, yung spaghetti cup, ibigay ko sa mga baboy dito sa ano? Sa kaso, para hindi masayang. Sayang, ay. Ayun. Sabi nyo, hindi, binibero lang. So, nagbibero lang daw. Amin na lang yun. Ayun na lang yun. So, mga nandiyan na yun, yung spaghetti. Ah, sige na, baba yung bigas. Salamat. Bigas na lang natin yung bigay. Kaya, okay lang kay Kapitan yung bigas. Yung spaghetti sa mga ano, nanay nila nanay. Ayun, yun naman pala. Oh, pa. So, at least kahit paano, hindi pa rin naman masasayang yung spaghetti kasi ibibigay naman sa, na lang sa mga nanay. So, although, yung moment sana, alam nyo, iba yung pakiramdam ako kasi naranasan kong mamigay ng ganyan, no? 200 na mga bata. Grabe yung moment na isa sa ayos mo, ang hirap nila sa ayos pa rin, makikita mo yung excitement. Iba kasi yung ramdam ng mga bata, excitement. Lalo na panahon ng pandemya na alam natin, hindi sila nakatikim ng ganito, hindi sila nakapunta ng ganito kasi pinagbawal yung mga bata. Di ba? So, iba yun. Iba yung pakaramdam. Ito na sana yung moment. Pero, syempre, hindi natin masisisi nga dahil sa mga pagkukulang. Kumbaga yung lapses lang doon sa pakikipag-coordinate. So, tandaan natin mga kaibigan sa mga charity vloggers, mahalaga po ang pakikipag-coordinate. Coordination, no? Mahalaga po yun. Pero again, dito po sa senaryong ito, hindi ko po sinasabi na nagkulang si Serval sa coordination. Humahanga po ako sa kanyang determinasyon na maabot ang kahit sa mga malalayong lugar. Yung kanyang kumbaga desire na tumulong, hanga po ako dun. Okay? Hindi ko po siya masisisi dahil pinagkaloob niya ang lahat ng pagsasaayos ng mission na ito doon po sa coordinator niya. At doon po sa coordinator ate, sa susunod, kung mayroon mong mga pagkakataon, maging leksyon sana ito sa iyo. Na sana kahit sabihin natin, kakilala natin si Kapitan, kahit ano ang mangyari, dapat lagi natin i-coordinate sa mga opisyal ang mga bagay nito, higit lalo na may mga papasok na ibang tao sa loob ng area natin. Mas mahalaga po yon para at least mabigyan din, although hindi man hinihingi ni Serval yung recognition, pero mas mabigyan din ng tamang recognition ang mga taong tumutulong sa ating barangay. Mahalaga din po yan sa panahon at pagkakataon ngayon, katulad ng pandemya, na maganda rin po na mayroon tayong partnership program with the local government units. Yung mga ganyan, yung mga pagtulong. Dahil alam naman natin na ang mga vlogger ay siyang pinakamabilis na magbigay ayuda dahil dito wala tayong kuwa-kuwa, wala tayong audit-audit, wala tayong ang auditing natin dito doon lang sa ating mga sponsor. Pero pagdating sa mga papilis, hindi siya gaanong mabusisi, unlike sa gobyerno na talagang sobrang tagal. So tayong mga charity vloggers ang may pinakamabilis na aksyon pagdating po sa mga problema ng ating mga kababayan sa laylayan ng lipunan. Pero naway magsilbing isang aral ito sa ating mga charity vloggers, no? Itong pagkakataon ito. So, natuloy naman ito mga kaibigan, no? Natuloy ito. Bilisan na lang natin sa dulo, ayan. Natuloy naman at naibigay yung mga Jollibee. So, ayan, naibigay naman yung mga Jollibee ano, na pinakain sa mga matatanda na nga lang, pati yung bigas. And of course, congratulations to Val Santos Matubang, yung Team Kalingap na mula pa sa Dait ay bumiyahi doon. Alright, so congratulations sa iyo, Sir Val. Sana po ay hindi ka magsawa tumulong sa mga mahihirap sa kabila ng mga pangyayaring ito. Well, big love shoutout nga pala ho kay Mr. Kay Pastor Rich Falcon and Aljus Eagle TV na nandyan po sa Matubang Farm. Ayan. At iba pa nating mga kaibigan, no? Likewise yung aking kababayan dyan na si Joey the Great. Ayan. Nandun pa sa... Uy, ano ba yan? Nandun pa sa summer at nag-i-enjoy pa. Ayan. Yung iba natin na mga kaibigan natin dyan. Miga love shoutout po sa inyo. Okay, maraming salamat po sa inyo. At syempre, bigyan natin ng daan mga kaibigan. Shoutout po tayo sa ating mga masugid na mga taga-subaybay at mga nagko-comment po ng ating pong
mga video, no? Maraming salamat po sa inyo. Of course, miga-miga love shoutout po. Bigyan natin ng shoutout itong ating mga kaibigan na nag-comment dito. Okay. So, yun. Okay, mega love shoutout po mga kaibigan na dito po kay Jeremy Castillo, mega love shoutout sa iyo, Julius Castillo, Ignacio Largo, ayan, of course, Rotsin is NV, ito pong si, ano to, NSB official, no? Of course, Rem Sarat, mega love shoutout sa iyo, ayan, kay Inday Dario Vlog, Dang Mundo Vlogs, mega love shoutout, ayan, Kino Bombom, Ignacio, ayan, Jaime TV, mega love shoutout sa iyo, Rizal Mingarin, ayan, Yuan Clarita, mega love shoutout sa iyo, and of course, I love DJ Z in Wine, mega love shoutout sa iyo. Of course, sa ating pong mga kaibigan na ba, na mga nag- comment po sa ating comment section, miga-miga love shoutout po sa inyo. At syempre, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating mga video. Okay, mahaba na po itong reaction video natin mga kaibigan hanggang sa muli po. And again, isa po magsaludo para kay Sir Val Santos Matubang at sa kanyang team. Sa kahit papano, nagkaroon man ng konting grusot at problema, naging matagumpay naman ang pamamahagi ng tulong sa Baler. Mabuhay at magandang araw mga kaibigan. Again, taong gala. Laging nagsasabing always believe in God and always believe in God.